Papalitan kaya ng isang sikat na show ang kanilang program title? Ang mainit na kaganapan, tingnan ang mga detalye. Para kay dating Senate President at EAT host na si Tito Soto, ang simple ng solusyon na sinaing ni Paolo Contis na nasasaktan kapag tinatawag na fake bulaga ang revamp It Bulaga ay ang pagpapalit ng pangalan ng programa. Si Paolo Contis ay isa sa mga host ng It Bulaga matapos ang pag-alis ng mga original na host ng programa na sina Tito, Vic Soto at Joey De Leon, pati na rin ang ibang mga co-host noong May 31 ngayong taon. Nitong nakaraang July 29, niretweet ni Tito Soto ang isang balita tungkol sa saloobin ni Paolo Contis ukol sa masakit na salitang tinatawag sa kanila ng netizens. Sabi ni Tito Soto, "Then why not to think of a new name?" Naglita niya si Paolo Contis kasi tungkol sa fake bulaga comments ng netizens sa 44th na anibersaryo ng It Bulaga. Pahayag ng aktor, TV host, "Marami pong nagsasabi na kaya ay fake, marami ang nagsasabing ka may fake bulaga. Wala pong peke sa pagmamahal ko sa grupong ito, wala pong peke sa pagmamahal ko sa staff, walang peke sa pagmamahal ko sa crew, walang peke sa pagmamahal ko sa trabahong to. Kaya masakit po sa amin kapag tinatawag nyo kaming fake bulaga dahil wala pong fake sa ginagawa namin, sa ngiti na nakita namin sa mga tao, wala po." Nauna na rin nagpatotsyado si Joey De Leon tungkol sa mga kapal mo kasi umano na himanala ng netizen sa mga bagong host ng revamp It Bulaga ang pinatatamaan. Sa kanyang post ay sinabi, "As of today, nadagdagan na naman ang mga network nicknames, kapatid, kapamilya, kapuso, kapal mooks. Emotional ang host ng revamp It Bulaga sa nagdiwang ng 44th anniversary nitong Sabado, July 29. Marami silang pasabog na papremyo sa mga manonood. Matatandaan na nitong nakaraan nga lamang isinagot ni Paolo Contis ang tawag sa kanilang fake bulaga. Pahayag ng TV actor host, "Mahabang panahon kasama na natin ang It Bulaga, opo. Bago po kami, naintindihan po namin yon pero kami mismo, naging bahagi po kami ng It Bulaga. Dahil kahit nung bata pa ako, naging parte ako ng It Bulaga, nanonood ako ng It Bulaga lahat tayo." Sumingit si Isko Moreno at sinabi, "Nagigis tayo. Totoo, nagigis tayo sa It Bulaga." Nagdag niyang pahayag pa, "Ngayon ang tanong, sino ba ang nagmamayari ng It Bulaga? Ang tanong, sinong mayari? Ang sagot, lahat po tayo. Kasi 44 years, lahat po tayo ay naging bahagi nito. Hindi po maiwasan na may mga nagsasabi na wala naman po kami ang bag dahil bago lang naman po kami dito. Pero ang mahalaga ay lahat po ay ginagawa namin para ipagpatuloy ang pagbibigay ng saya at tulong sa inyo. Hindi na po kami mahalaga, maaari pong dumating ang araw, hindi na rin kami nandito, pero basta ang mahalaga ay ipagpatuloy namin ang matagal na ang hangarin ng It Bulaga, ang magbigay ng tulong at saya. Yun lamang po ang gusto namin, hindi po yun mababago, mahalaga rin po ang aming sasabihin at ang ginagawa po namin ay totoo. Marami pong nasasabi na kami fake, marami ang nasasabing kami fake bulaga. Walang peke sa pagmamahal ko sa crew, walang peke sa pagmamahal ko sa trabahong to. Kaya masakit po sa amin kapag tinatawag nyo kaming fake bulaga dahil wala pong fake sa ginagawa namin. Sa ngiti na nakita namin ng mga tao, wala po. Uulitin ko po, lahat po ng tawanan, lahat po ng luha na sinishare namin sa inyo, lahat po ng tulong, totoo po lahat yan galing sa puso. Wala pong fake dyan. Para po sa amin, mahigit pa po sa 143 ang It Bulaga dahil para sa amin ang It Bulaga ay all for you." Ano ang iyong komento kaugnay dito? Shoutout tayo kay Fanny Lansang, kay Telma at kay Kim Sheen. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang busygram.net para sa mga latest happenings.